Mga kababayan, panalo po ang Heat. Congratulations! Ang balita po, mga kababayan, ngayong oras na to, panalo po ang Miami at malungkot po ang Denver. Congratulations sa mga fans ng Miami. Ayan po. Hindi po na-shoot ng Denver ang tira sa last seconds, kaya panalo po ng 3 puntos ang Miami. Congratulations sa mga tagahanga ng Miami habang po kami dito ay kumakain dito sa Cheesecake Factory. Ewan ko lang po kung meron ito sa Pilipinas. Congratulations, Miami Heat! Basta Sport J. Melo! Magandang araw, mga kababayan! Ito po ang inyong kuya, tatay at lolo, si John Melo. Kakain po tayo ngayon dito sa Cheesecake Factory. Ako po ay nagda-drive ngayon papunta dito sa Cheesecake Factory. Ayan ho. Cheesecake Factory, at kakain tayo, at ngayon po at tayo ay magpa-park. Ayan ho, nakatagpo po ako ng parking dito. Ayan, swerte tayo at nakahanap tayo ng parking. Ayan, stop na po natin ang ating sasakyan. Tayo po ay lalabas. Ayan ho, ang Cheesecake Factory. Dito tayo nag-park. Kunin natin ang gamit. Ayan na po ang mga kababayan. Yan po ang Cheesecake Factory. Ngayon po ay papusok tayo sa Cheesecake Factory. Yan po ang itsura ng Cheesecake Factory. Wow. Can we have bread? Thank you. Yan pa? Tacos na. Kararating lang po natin ngayon dito sa Cheesecake Factory. At kakain tayo maya-maya. Mga kababayan, magic. Naubos. Pero may bago tayong tinapay. Ito po yung tinapay na parang bato. Habang tayo nanonood ng laban ng Miami versus Heat, lamang po ng ilang points to? Ng 7 points ang Denver. Ito po ang itsura ng Cheesecake Factory. Habang nanonood, kumakain. At dahil hindi pa po ako tapos kumain, tuloy po tayo sa ating panonood ng laban. Mamaya po, sasabihin ko sa inyo kung sino pong nanalo at bakit nanalo ang Denver o Miami. Ayan po, kauubos lang natin ito. May bago tayong kakainin. Anong pangalan nito? Steak tacos. Habang tayo nanonood ng NBA,
Fourth quarter na po. Masarap kaya to. Sa sarap po ng kinakain ko, mga kababayan, humingi po ako ng menu. Habang tayo ay nanonood ng 83-85 na po ang score. Lamang pa rin ang Denver pero 2 points na lang. At ito po ang menu ng Cheesecake Factory habang tayo nanonood. Ayan po ang mga presyo. Kung ito ba ay makatarungan ng presyo. Ba't walang price? Factory yan eh, sa harap. Ito ang mga price po, mga kababayan. Yan ang wine. Ito yung mga snacks. Cheesecake Factory. Ewan ko kung meron ito sa Manila, sa Philippines. Appetizer. Yan po. Lunch. Tingnan natin ang hamburger. Magkano ang hamburger dito? So, pag ang hamburger dito ay $17, $18, $19, $20. Parang 1,000 piso po. Yan, kulang-kulang 1,000 piso, isang hamburger. Salad, $23. 1,000 piso, mahigit. Yan po yung mga presyo. Ano kaya ang soft drinks? Ang steak, yan po ang presyo. Pinakamahal, $39.95. 2,000 piso. French fries, mga almost 400 pesos. Yan po, mga presyo. Ito yung cheesecake. Yan, ang pinagmamalaki mga cake. Tingnan na lang po ninyo mga presyo. Yan po, Cheesecake Factory. Ngayon po ay 80. Ba, naglumamang naman po ang Miami. Miami, 88. 85 ang Denver. Sino kaya ang mananalo? Dapat galingan ng Miami kasi lugar po ito ng Miami. Titikman natin ito maya-maya. Ayun po mga kababayan. Ay, titikman po natin ito. Ito. Sarap kaya. Titikman po natin mga kababayan. Po si John Mello, Pasta Sports, J Mello. Pasta Sports, J Mello. Bye. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe to this channel.